Nagsiksikan talaga kung saan yung isa. Anong talaga lahat. Ayun, tago na sa ilalim. Huli kayo! Para sa akin eh, no? Yun, no? Takot sa akin. Ganun takuhan. Habang medyo nagpapakita yung araw. Guys, papakita ko sa inyo yung isang pato ko. Hindi ko alam bakit nanghihina siya. Nagkakasakit siya. Wait lang guys. Ito siya guys. Iniwalay namin siya dun sa marami kasi medyo nanghihina siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw niyang kumain. Mula kahapon ng umaga, kaya ginawa namin, binilhan muna namin siya ng vitamin pro. Yung inumin niya, nilalagyan namin ng vitamin pro, baka sakaling gagaling pa siya. Kung alam ko ano nangyari sa kanya eh, sa lahat siya lang naman medyo nanghihina. Ayaw talaga niyang kumain, kaya pinakawalan ko muna siya dito sa labas na makagala-gala siya. Iniwalay namin siya. Kasi nahihili na talaga siya. Ito yung mga ducklings kong lumaki na din sa wakas. 1 month and 2 weeks na siya. Kailangan mga may ilap. Grabe. Dito muna sila. Gala-gala man lang sila. Pero kinukulong ko pa rin kasi marami akong mga tanim-tanim. May mga gulay-gulay ako. Pag nakawala sila, ubusin nila to. Yan yung mga gulay ko. Ubusin nila yan pag nakagala yan sila dito. Ito naman yung mga pichay. May mga bagong tanim kasi ako ng pichay eh. Kaya kailangan kulong muna yung mga alaga. Yun namang mga yun, hindi naman yun ang hangain. Mga gala talaga yan eh. Ano ko yung gawin nangyari sa... Excuse me. Ano ko yung nangyari sa pato ko na to? Kaya siya nanghihina. Mula pa kahapon na yun yung kumain. Alam ko nanghihina siya kasi halata mo sa mata. Ayan o, tingnan niyo yung mata. Ayan. Halatang may sakit siya. Siya lang naman, kasi yung ibang mga kasama niya doon sa loob, maayos naman, mga malakas naman. Siya lang kahapon, mula kahapon, napansin ko siya na parang palaging tulog. Pero sa bagay, yung mga pato naman, natutulog talaga yan, kahit kaupo lang yan tulog. Pero iba talaga siya eh. Mahalata mo talaga na may sakit siya. Ayan. Kagabi, inumpisahan kong lagyan ng vitamin pro yung inumin niya. Sana gumaling siya. Kasi sabi yung ano, yung vitamin pro, yun yung pinainom ko lang dati, yung nagkakasakit yung mga pato ko nun. Sana gumaling siya. Kasi sayang eh, malaki nag-iitlog na to eh. Naka-apat na itlog na to siya. Tapos biglang lang siya nanghina. Tapos kahapon na umaga, hindi na siya nag-iitlog. Wala na siyang itlog kahapon ng umaga. Tsaka hindi na siya kumain mula ng umaga. Hanggang kagabi. Hanggang ngayong umaga, hindi pa rin siya kumain. Kaya sigurado ako pumayat na to. Kawawa talaga siya eh. Hina siya. Hina. Gala-gala muna siya dyan. Parang ano. Halata talaga siya, may sakit siya. Sana matulungan siya ng vitamin pro, mapalakas siya kaagad. Kasi sayang, sa kawawa.
siya na tapos pag-itlog. Hanggang apat lang yung itlog niya. Tapos kahapon, hindi na siya nag-itlog ulit. Kasi nga, nahihina siya. Oy, kinain mo na yung... Kinain mo na yung... Kinain mo na yung pichay ko dyan. Doon ka, balik ka doon. Nawawa pa naman. Balik ka doon. Paaraw ka muna. Sana kakain na siya mamaya. Gawin ko dito sa kanya. Awang-awa talaga ako pag medyo manghihina yung mga alaga ko. Wawa eh. Siyempre, inalagaan mo sila ng maayos tapos bigla na lang mapansin mo nanghihina. Maya pa inumin ko siya ulit ng may vitamin pro para lumakas yung immune system niya. Nakabawi siya kaagad. Kasi kawawa siya. Hiniwalay ko siya doon sa maramihan kasi baka mahawa. Kasi hindi ko pa alam kung anong sakit niya. Bakit siya nagkaganyan. Eh. Paano kong mahawaan yung iba dun? Kaya hanggat maaga, pag napansin nyo guys na yung alaga nyo ay medyo masama ang pakiramdam, iba yung kilos niya, iwalay nyo na kaagad kasi nang maagapan, mas mahirap yung nagkahawa-hawa sila. Malalaki yung problema mo pag marami na silang nagkakasakit. Kaya hanggat maari ay mahiwalay talaga siya agad. Ipuno yung mga kulungan ko dun kaya dito muna siya. Napagala ko siya sa labas para naman makakain-kain siya ng mga organic. Iniisip ko baka may itlog siya, ilalim na nabasagan siya ng itlog. Kasi nag-itlog siya eh, tapos biglang huminto na lang. Tapos bigla siya nanghihina. O, ayan guys, sana gumaling to siya agad. Saka, para maibalik ko na siya dun sa loob. Kasi kawaawang-awa talaga ako sa kanya. Mata niya. Tapos hina yung katawan niya. Ayan guys, update ko kayo ulit kung anong maging resulta ng pagpainom natin sa kanya ng gamot. Kung epektibo pa yan sa kanya.